Taray na SHEREE! Kumbalo. Ah, letters welcome and to Letters and Music. Ganda. Apple, ha? Ano ba? Long time nung see. Oh, galing pa actually siya sa ano beach. Ah, talaga? Pag madali lang siya papunta dito. Nasaya sa beach, grabe. Oh, nakaswimsuit pa nga siya under. Oh, ano ba? Gugi reveal. Grabe naman kayo dyan. Anyway, eto na nga. Excited na bukod sa amin ni Ayan. Yeah. Excited ng ating mga viewers. Siyempre, finally, nakasama natin si SHEREE. Kumbang, alam mo, ang tagal na nilang inintay to. Nung nag-post pa lang tayo nung soon. Ay, grabe. Pwede po bang soon na? Ganun. Wow, grabe sana naman. Sana ba ngayon na yung soon, ganun. Na-excite naman ako doon, di ba? At very thankful ako na ginest ako dito sa show nyo. Ikaw lang thank naman yung inintay so namin eh. Ngayon nga lang kami nakapag-perform, ano, palabas ulit. Oo. Oh, hindi, ganon. Pero syempre, tuntua ako dito sa aking friend na ito dahil bukod sa pagiging mahusay na singer, actress, dancer, syempre, parehas kami nga ng level. Wow! Iba eh, no? Natuwa ako. Totoo kasi yun. Kaya ako na-sorry. Oh, gusto ko yung may yun. Levels talaga eh. Ah, no? Oy, magaling din siyang artist. As in painter. Ganon. Oo, talaga. Diba? Yes. Actually, galing, ako. Parang, ever since talaga, magaling ka na mag-paint. Oo, nung baby pa. Baby talaga. Ayun. Mama! Nung baby pa ako. Namana, ganon. Mahilig na akong mag- drawing, ganyan. Oh. Anong medium ang madalas mong ginagamit? Acrylic on canvas. Whoa! Oh. Yes. Hindi ko ginagawa yun. Tignan mo yung Instagram niya, nandun nakapost yung mga pinipaint niya. Subukan mo yung mag-coffee painting? Hindi pa naman. Pero hanggang, it's rejuvenating. Joke mo. Yes. Tsaka ano, yung mga paintings ko din, ay, aside from yung nagpipaint lang ako and doing a lot of exhibits also, naglabas din ako ng mga cellphone case, which they're gonna sell it on, ano, on Letters and Music? Di ba meron pa bags? Oo, mga lahat, bags no? Din. Pero yung affordable lang ha, hindi yung millions. Yung ganun. Yung target market ko kasi dito yung mga office workers. Ay, why not? Tsaka mga cellphone case. They're gonna release it in A-Shop. So, ah, excited! Abangan natin yan. Abangan natin yan. Pero ito, mas excited talaga yung mga views. Pero syempre, for sure, marami mga katanungan. Kaya inuna na natin atin. Pero ito, pagbigyan na natin mga katanungan nila. Kumpa, kaya ito, simulan na natin. Question ni Jane Dumagel. Ang ganda na name niya. Dumagel, Dumahel. Dumahel. Pero pag social, Dumagel. Dumagel. Parang French eh. Dumagel. Siguro pag Pinoy, Dumahel. Pero pagkaano, American. Siguro, gusto niya. Inanalyze yung apelido niya. Saan kaya nag-originate? Hindi, gusto niya si, si Josh Dumel. Nasawa ni Fergie. Di malam niya na. Ito na nga, sabi niya, bukod po sa pag-artista o pagkanta, ano pa ang iba mong pinagkakaabalahan? Hashtag Letters of Music. Bukod sa painting, nasagot na yung painting. Meron pa ba? Bukod sa dapat nating malaman kay SHEREE. Magic ka ba? Ay, hindi. Nagko-conceptualize ako ng mga shows. Wow. So, meron akong kinonceptualize na show, but we're touring it already in pagcore. Lahat ng pagcore. Talaga? So, from Manila, ngayon, mag-nationwide tour na kami sa pagcore. So, yun yung aside from painting and singing, and I conceptualize shows also. Etong mga shows na kinonceptualize mo, sino mga makasama mo dito? Etong first show namin, this year, this is actually with Giselle Sanchez and Long Mihia. Pero baka naman hindi natin comedy. Pwede. Comedy siya, pero baka naman mashak kayo sa title. Kaya huwag na natin. Abangan na lang behind natin the scenes yan. Sa lang abangan natin pag-usapan, ha? Check na lang sa Instagram ko po yung title ng show. Correct. Marami tayong pakakaabangan pa lang. Ayan natin. Ito ba makakasama? Pakilala naman natin si... Baka biglang umusok. Oo nga! Of course, yeah. Yan ang aking baka daw mahulog tayo. Baka mahulog? Basta ka na! Yan ang gwapong-gwapong-gwapong guitarist. May sarili rin siyang band niya. Sige, abangan natin yan. Mag-guest nila sa inyo soon. Abangan natin yan. Abangan natin. Kailangan magpalit. Pa naman dito pag nag-guest, no? Nagpapalibre. Ay! Sige, next question na tayo. Ito naman mula kay Judane May Lalata. Hashtag Letters in Music. Kailan po ba kayo nag-start kumanta? Model. At sino pong nag-influence sa iyong kumanta? May kumakanta ba sa family mo? Kailan ka ito nag-start? Sino nag-influence? Nag-start akong kumanta sa tiyan pa lang ng nanay ko. Yun. Joke lang. Kaya naman pala. Di. Actually, talagang mga bata pa lang ako, yung mga hilig ko talaga even sa school, lagi akong nagko-compete sa mga
Singing contest, beauty pageant, mga ganyan. Akala ko matangkad ako. Hindi pala. Matayang ang pangarap. Tinatalent ko yung singing talaga. Tsaka siguro yung talaga yung nasa puso ko. Oh, ayan, na, nabanggit mo na rin yung... Tapos sa family, yes. Isa po sa mga singer sa family namin, si Jinky Vidal. Oh, yun oh, nga. Oo, yeah. Tama. Corrected si Jinky Vidal, actually, ano, sobrang idol na idol ko talaga siya ever since. Mm-hmm. And yun, yung next song kong mamaya, actually, yun yung favorite song ko sa kanila. Nung unang-unang-una kong pinilahan sa school, mm-hmm, si Jinky, kasi akala ko hindi ko siya tita. Tapos yung biglang, pala. Tita ko pala siya, sabi ng lola ko, hanapin mo yung tita mo sa Maynila, si Jinky, kasi taga-probinsya ako eh. Ah, probinsya na taga-Cagayan de Oro. Sabi ng lola ko, pag nasa Manila ka, nahanapin mo si Jinky. Sabi ko, ang daming Jinky sa Manila. Kayo pa ba si Jinky? Jinky? Diba lahat ng Jinky tita ko. Ipakyaw pala to. So anyway, to make the story short, long talaga, baliktad. Talaga? Oo, nagkaroon kami ng rehearsal na magkasama kami ng freestyle. So, bigla na lang, ay si Jinky po, Vidal, yung singer ng freestyle. Kayo po yung next. Sabi ko, Jinky ito na, Vidal. Magtatagpo na kami. Magtatagpo na kami ng... Saka yung tita ko? Yeah. Yung kumanta ng So Slow, siya yun. Tita ko pala yun. Ay, nilapitan ko siya agad. Shh, tita kita. Wow! Ayun na, simula nung magkamag-anak na kami ng bongga. Ta, ganun na lang tawag na. Ganun. Ta, ta, ganun na. Sabi ng tita ko sa mga kabanda niya, ulang niya kayo, magpapapicture kayo sa FHM kasi pamangkin ko yan, huwag kayong ganyan, ha? Pinagtanggol na ako bigla, diba? Oy, pero ito ha, balikan ko kasi na-mention ni Sheree na nagko-compete siya. Naalala mo ba yung first ever song piece mo? Contest ay, ano, piece. Ooh. Ang alam ko yung The Greatest Love of All. Ay! Hindi ko alam yun! Kailangan pa ng sample. Uy, grabe, nakakalata yung edad. Ipaalam mo sa kanya, paano daw ba yung Greatest Love of lang All? Ako ay, ano yun? Oh. I believe the children of a future. Ganyan. Oh, ayan na. Ay, natugtugan ka na. Oh, ayan na, kanta na. Teach them well and let them lead the way. Mama! Show them all the beauty they possess. Eh, ito talagang Philippine idol. Mahirap ng... Uy, grabe diba, naman. Diba, pag ikaw na yung kumakanta, ayoko na medyo... Ano, so good! Joke! Tumala, diba? Hindi nagpapigil. Hindi nagpapilit. Sige nga, sample nga. Nami screen voices mo. Mag-duet na lang kayo. Sige na. Hiya ako. The Greatest Love of All. Key of letter C. Like, letter by letter talaga, key of letter C. Uy, grabe siya. Yung key... Ayan na lang, yan na lang. Sige na. Ano ba yan? Biyahin na, sakay na. Giinit na yung sasakyan. Song pa lang, di ba? May ganun-ganun-ganun na. Ayan na. Seryoso nga. Thank you very much, Apple Chew. Palapakan natin si Apple. Sige na, kanta ka naman. Ayan na. Some people live for the fortune. Uy, galing. Some people live just for the fame. Bale, yung mga magpapapicture lang po sa bagong webs. Some people live per table po tayo. For the power, yeah. Some people live just to play the game. Go, Sheree, come on. So, Apple, ano yung favorite song mo? Ako na yung host, di ba? Thank you for anong having me! Anong pang pakiramdam na kasama natin yun si Apple Chu? So, oh my Apple, God. Anong pakiramdam na nag-guest ka dito sa actually, show namin? Actually, alam na sikat na sikat talaga ang letters in music. Lalo first time mo, anong masasabi mo sa lahat ng fans mo? First time isang karangalan talaga na mag-guest sa letters in music. Pakilala mo naman yung gitarista mo. Oo, si Ketel! Oh! Si Ketel yan eh! Kilala ko kaya si Ketel, bakit ba? Ang galing mo kumanta! Eh kasi, kaya talaga kami ni Ketel. Sana mag-guest ka ulit dito ha, pag may album kang ipatla. So mag-host ka na rin dito, diba? I'll check my schedule. Oh, dahil dyan! Ito na nga, let's proceed to our next question. Judge number one, galing kay Mark Alojado Atienza. Hashtag letters and music. Hi, Ate Sheree. Ask ko lang po kung ano yung pinaka-motto mo sa buhay na nai-apply mo sa pagiging isang artist. Thank you for that one question. Thank you so much for that question. Yes. My Pam, hindi siya ko. Magsasabihin sana ako, huwag na. It's the most important person. Yes. Anyway, ang motto ko talaga is no matter how beautiful you are, but if your attitude is is bad. Ah. Yun na lang, is bad na lang kasi muntik na ano eh. Wala na signal. Biglang nagbibin.
stand. No matter how beautiful you are, but if your attitude is not... then your physical attributes is nothing. Ayaw. So yun yung... So kaya ako po, I always believe in being nice and good to people. Mm. Be kind. Pang Cinderella. Oh, diba? Okay, yes, yeah. And be generous. If you have more blessings, share it. So, yeah. And thank you, that is concession number one, and Philippines. Thank you so much. All maraming right. Salamat po. From the land of next the rising question. Sun naman. The okay, next question. Ito naman mula kay Mel Pavilio. Thank you for that wonderful answer. Thank you so much for that wonderful question, Mr. Ito naman mula kay Melfa. Isang pa isang judge mula kay Melfa Velocilio. Tama ko. Hashtag letters in music. Miss Sheree, kung hindi po kayo isang singer or actress ngayon. Dalawa siya. Kung hindi daw doon sa rin. Ano po kaya kayo ngayon? Ano po ba talaga ang dream nyo sa buhay? Ang ganda. Thank you so much for that wonderful question. Diba? Thank you, Judge. Actually po, I really wanted to be a flight stewardess. Wow! FA! Yes, yung talagang dream ko. Ano nga yung sinasabi doon? Eh, did they want to? Hindi, hindi ganun yun. Ah, di ba? Paano ba yan? Sapatos yun. Eh, did they want to? Eh, did they want to? Your flight is ano? So, kung ano, hindi ako naging flight attendant. Kung hindi ako naging singer or artista, siguro naging flight attendant ako. Aba. Gusto talaga ng nanay kong maging nurse. Pero ay, talaga? Kaso lang, sinusukahan ko lahat ng picture ko. Ano ba yan daw ang ano? The Filipino dream. Pag may naamoy akong dugo, nagkukulat ako. Hindi pwede. Kaya ayoko na lang. I changed my mind. Sasabihin niya, maaaring suotin ang sinturong pangkaligtasan. Kaya yung mga course ko, pinipare ko para sa pagiging flight attendant. Ayun naman pala. Oh, sige, let's proceed to our next question. Ang katanungan naman ay mula kay Judge Lyrel Lani Santos. Judge Lyrel, thank you very much for thank you, Judge Lyrel. Yes, sabi niya, anong kanta yung pinaka-paborito mong kantahin? At kung bibigyan ka ng pagkakataon na makapag-concert sa ibang bansa at may makakolaborate na artist, either local or international, saang bansa mo ito gustong ganapin at sino ang gusto mo makakolab? Hashtag letters of music. Yes! Ay, grabe ha. Di ko na alam yung tanong. Ang haba ha. Hello, anyway, ang favorite ko talagang kantahin, siguro dati, yun nga yung mga songs ng freestyle, Jinky, sino pa? Lea Salonga talaga. Yun talaga yung first love ko eh. Favorite Lea Salonga song. Si Lea talaga, ano ba? Journey. Journey? Hindi yun. Yung banda ha. Yung hindi pala yun. Yes. Oh, hihirit na sana. Pero kung may bansa kang papagko-concertan, saan ito? At sino gusto mo makakulab? Gusto ko ng Australia. And Australia? Bakit sa Australia? Wala lang. Yung totoo. Bakit? Wala. Balita ko mga tao sa Australia, very sweet. Ay, hindi. Hindi ba? Hindi, joke lang. Oo, sweet. Makabiglang kick-outin ako. Mukhang may kakabundahan na po tayo dito. Charot. Siya ba ang gusto mo ako collab? Sino? Hindi. Mabilis eh. Ang gusto ko talagang, siyempre, bukod kay Lea Salonga, ang gusto ko talagang makakollaborate si Sina. Sina. Yung totoo? Totoo. Si Lady Gaga eh. Totoo nga. Gusto ko kung may song ni Lady Gaga kayong kakantin, ano kakantin? Gusto ko yung yung bago niya, yung Million Reasons. Alam mo, parang napakinggan ko na hindi ko lang maalala yung tono. Paano ulit yun? Ay, napakipitch na. You've given me a million reasons to let you go. You've given me a million reasons to quit the show. You've given me a million reasons. Ayan. Ay, dance step na, no? Diba? Kahit na ang bagal, diba? Yung metal song nating sayawan, diba? You've given me a million reasons to let you go. You've given me a million reasons. Nagpapawis pa, show. Nakapawis tong episode na to. Pero ito na, medyo nabitin daw ang ating mga ka-letters in music. Oo. Sige na, tama na muna chikahan. Mm-hmm. Dahil gustong-gusto pa na makarinig isa pang awitin mula kay Sheree. Okay lang ba yan? Oo naman. Sige. Na. Wait for us! Wait for me. Wait for me. Lagi maging updated tayo sa mga diba? Sorry. Oh, yeah! Kasama pa rin natin, of course, Miss Sheree. O, napasasayo tayo na buwan ng bucket. Wala ko, outro na eh. Mamaya na lang ulit. Kasi ito yung promote pa ni Sheree ang kanyang latest single. Yes. Ito ba yun? Wait for me. O, diba? LSM. Ang galing sumayo ni Kate. Ang title nga nito, ay Wait for me. And I'm
Ito bang song na Wait For Me? Yeah. Available ba ito to download? Yung song na ano? Wait For Me! Yes. Grabe. Actually, available na siya. Sa puso. Soon po, they can download it na and listen to it on Spotify. And pwede na rin po nilang panoorin over YouTube. Ayun! Yes, just look for the song. Wait For Me! Bakit ako yung tagsanta? By SHEREE, syempre. It's under Viva Records. Uh-huh. And soon, ayun, ma-download na nila on YouTube. Mapapanood na nila and they can download, listen to it on Spotify. And then, ano pa ba? May album na ba itong kasama? Or single pa lang single siya talaga? Single pa lang. So, ayan. Actually, itong mga songs na kasama dun sa, yung mga single na songs ko, talagang ano, sinulat ko to nung single. Wait for me. Kasi sino? Yun yung time na ready na akong magkaroon ng relationship. Ganun siya. Sa'yo talaga sa Australia. Pero napapanahon pa rin eh, no? Yes, sa mga longing na for love. Mm-hmm. Kaya tawag Wait For Me, di ba? Kailangan pa. Maghintay kayo ng tamang panahon. Darating din si someone up there in the heaven, sky above. Ayan. Naku, paatras tayo, paatras. Mahulog na tayo sa bilog. Mahulog tayo. So, yun yung Wait For Me. Yan. So, it's actually produced by Marcus Davis. Kapapigilan yung ito. Pero ikaw nagsulat. Kami, si Marcus. Pero yung nag-contribute ako with the... Yung idea. Idea, with the story and everything. So, Upcoming shows and events. Ipopromote mo ito. Meron ba tayong pwedeng mapanood? Meron po akong pag-core tour. Mm-hmm. November 10 sa Davao. Siyempre, di ba, naghihintay ako sa TV na. Kasi hindi ko memorize. Oo, meron pa. Ayan pa. Ayan, okay. November 17, Pagcor Lawag. Mm-hmm. November 22, Pagcor Bacolod. Uh-huh. And, okay, hindi pa. Wala pa. Next po. Ayan, November 24, Cebu. Yes. And so, abangan po nila kami dyan. Siyempre, i-check nyo po sa Instagram ko yung title ng show. Mm-hmm. And kasama ko po dito si Giselle Sanchez. Ito po yung show na kinonceptualize namin. So this is kinonceptualize ko. This is actually entitled Beep Beep Beep. Ah, no, sabi ni Pagcor po. So ayan, soon November makita kita sa mga probinsya. At syempre, share mo yung mga social media accounts mo para ma-update. Yes, social media account. Yes, please add my Instagram. It's SHEREE. SHEREE VB as in V. B420. Birthday ko yan para hindi nyo makalimutan. Ayan. April 20. Ayan. Also, my Twitter, it's also the same. SHEREE VB420. And my Facebook page is SHEREE. Hindi naman mahirap hanapin. SHEREE. Mahirap naman ang spelling nun. Ang nakita niya yung kasing katawan ko doon. Tsaka kasing buhok. Parehas kami balingkinita ng katawan. Hindi naman mahirapan. Ireferensya nyo na lang po si Ate Apple sa Facebook. Ayan. Maraming salamat po for having me here. Naku, you're always welcome. It's so nice to see you guys here in Letters and Music. Sana po bumalik kayo pag mayroon ng bagong song. Bukas po balik ako. Ayan! Ayun! Bukas makakasama natin muli si SHEREE. Awitin niyo sa atin ang kantang Wait For Me! I'll find you. At ayun siya mga Letters and Music, tutuloy ko na ito. Ano pa rin ako ginagawa? Dapat lag-i-update sa mga happenings dito sa Letters and Music. Just log on to our Facebook page, facebook.com/lettersandmusic, and send us an email at lettersandmusic25@gmail.com. At syempre, bukas dyan, mapapanood din ang mga past segments and episodes ng Letters and Music sa youtube.com/lettersandmusic. At mapapanood din ang ibang mga programs ng NET25 via live streaming sa SoundCloud, www.broadcasting.net/NET25TV. At dahil dyan, palakpakan natin, SHEREE! Thank you so much! On Letters and Music! Ang sarap naman mag-guest dito. Bukas ulit. Gusto mo yung ex, pa? Kailangan natin ganun. Wait for me, I'll find you. Wait for me, headshot.